guys, magandang araw sa inyo. Dito ngayon ako sa may desierto. Emigire namin yung kable na 630 mm, tapos ano ito siya, 13.8 kb. Emigire natin silaw. Yan. Yung pag-maker natin, kailangan may grounding tayo. Grounding rod. Ito yung grounding rod. Yan. Kailangan ibaon natin yan dito. Yan. Ibaon natin dito yan. Tapos pukpukin natin ang martilyo. Pukpukin natin ang martilyo, guys. Yung rod. Yan. Tapos ito yung sa yung kable. Ito. Tinatawag nito. Ito yung conductor niya. Yan. Conductor niya ito. Ito yung XLPE. Ito yung ano niya, semiconductor. Tapos ito yung shield niya, ang tawag nito. Yan, shield. Tapos ito yung armored. Yan. Armored na ito. Ngayon, iwan natin yung ano. Iwan natin yung maker natin. Ito yung on nya. Yan. Antay lang natin. Bali yung maker natin is a block. Tapos yung model nya is more than 1550C. 1500C. 5 hanggang 5 kb sa guys. Ibig sabihin ng kb, kilovolts yun. 5000 volts. Ibig sabihin, pero DC ito sa guys, DC. Yung output nya is DC. Ngayon, nakalagay na sa test voltage. Ito voltage up ito. I-up natin. Ito natin up kasi kailangan natin ng ano. Bali yung gagawin natin na test ngayon. Armored to ground dito. Ibig sabihin ang testing nito, mag-armored to ground tayo, bali sheet integrity test for MB cable 1 core by 630 mm 13.8 kb yung ano natin tinitesting. Ngayon naka-test na siya, nakalagay siya sa 250. Ayan, ito yung 250. Tapos pindutin natin yung up. Bumabago sa 500. Tapos pindutin natin yung up. Ay, lagay na natin muna sa 500. Kasi 500 yung kailangan natin. Okay, 1000 siya. Pinindut. Yan, enter. Ayan, nag-ano siya, paplasa. Tapos enter ulit. Yan. Ngayon, naka-500 na. Isisiting naman siya natin sa minute. Bali, yung required natin is 1 minute. Pindutin ulit natin yung function. Ito yung function. Nakita nyo yung off. Pag nakita nyo yung off, pindutin nyo ulit yung enter. Yan. Tapos pindutin nyo ito. Yung down, scroll down. Ayan. Ibig sabihin yan. Ano siya? Naka 10 minutes. Timer 10 minutes. Ayan. Naka 1 minute na siya. Tapos pag nakita nyo 1 minute, enter nyo na guys. Enter. Yan, naka 1 minute limit na yan siya. Tapos ngayon nakaano na tayo. Kukunin natin yung probe nito. Yung isa nito. Yung pula nakalagay dito sa ito, yung pula na alligator clip ang tawag nito. Yan, naka-connect siya yan dito. Connect siya dito sa armored guys, yan. Kailangan din nakalapat sa lupa. Ito. Yan. Tapos yung black na naman ito. Yan.
yung black na naman ito, yung isang alligator clip, ilagay natin dito guys. Titingnan natin. Kailangan natin ito below 10 mega ohms. 10 mega ohms ang kailangan natin. Pag bumagsak siya sa mega ohms, ibig sabihin, bagsak yung ano ng cable natin. Resistance. Yung armored to solution to armored. Ayan, kaya kinukuha natin. Ayan, kilo ohms na siya. Ayan, bumaba, kilo ohms. Ibig sabihin, bagsak ito. Kasi yung kailangan natin guys, below 10 mega ohms. Pag below 10 mega ohms, ibig sabihin bagsak yung solution resistance ng kable natin. Antayin pa natin. Kaya lumabas is 13, 12, 11. 11 seconds. Yan, yung messages na. 3, 2, 1. 47 kilo ohms lang. Kilo ohms. Ibig sabihin, bagsak yung cable natin. Ibig sabihin ng ano dito, bagsak sa isolation resistance. Ayun, napakadami nito guys. Oh. Bagsak siya. Yan lang ang pagkuha ng ano, ng integrity test, ang tawag nito. Sa pagtesting natin yung isa, tandaan nyo, yung isa naka ano sa armored, yung red. Tapos yung isa naka ano sa ground. Ganun lang guys. Yan. Tanggalin natin. Tapos tanggalin natin dito. Kailangan ito yung pang drain. Yung drain ito. Ibig sabihin din rin mo yung supply na natira na supply dito. Ito drain natin dito sa ground natin. Para for security. Yan. Dikit mo lang ganyan. Didrain na yan. Ano, ang kumuha voltahe dito dumaloy, ididrain mo siya rito. Ngayon sa subukan natin sa dito conductor. Conductor to armored tayo. Sabihin ito yung conductor, kailangan natin ng martilyo. Ito papaluin natin dito, papako natin dito. Kailangan guys, pag mag ano kayo mag testing, tanggalin nyo ito ng ganito kahaba o 1 inch, pwede na yan, para hindi tumalaw yung kurente. Kasi pag ito nakadikit yan dito sa yung ano nya, semicon ang tawag dito, ang itim na to, tatalo yung kurente rito guys. Ngayon ilalagyan natin ng pako ito, ilalagay ko dito sa kuan para kapitan ng alligator clip dito. Papakuha natin. Ngayon may pako ano guys, concrete nails. Ngayon ilagay natin dito sa ito yung ground, ilagay natin dito sa shield. Tapos yung red na nakakonekta dito, ito yung alligator clip, ilagay natin dito. Tapos yung black, ilagay natin sa armored. Ito yung block nya, alligator clip, lagay natin sa armored. Yan, nakalagay na ngayon sa armored. Ngayon i-dika natin ng 5000 volts guys. Setting ko ulit ito, patayin ko kasi ayaw mag function yung up, kailangan i-restart. Restart natin, patayin natin ulit. Start ko. Isi-setting sa natin sa 5000 volts. Ibig sabihin 5 kV niya. Is 5 kV is a kilovolt. Ang kV is kilovolt, ibig sabihin. Ngayon, lagay natin sa ayun naka 250 siya. Ayun nakikita niyo nang blink. 250, lagay natin sa 1000 na. Nasa 5000 na siya guys. Nakikita nyo. Ayan o.
5,000 kV na siya. 5,000 volts. Tapos ngayon, enter natin. Enter. Ayan, 5,000 volts na siya. Ayan o. Ito siya guys o. Magbiblink, kaya hindi nyo makita. 5,000 volts na yan. Ngayon, kunin naman natin yung ano nya, yung timer. Dito naman tayo sa function. Function, tapos pag nakita nyo off, pindutin yung enter. Pag tapos yun ang enter, pindutin yung scroll down. Ayan, nakikita nyo. Ayan, nakatin siya. Kunin natin yung 1 minute. Ayan, 1 minute yan. Timer, 0-1 minute. Sabay enter. Enter. Ayan, nakasit na siya sa timer na 1 minute. Ngayon, okay na. I-clear nyo yung area. Wala short circuit. Ayan, walang cleared. Tapos, ngayon, pindutin nyo na to. Test. Dahil mataas ang voltage nito, mag-ingat tayo. Dahil 5,000 volts ito sa pero DC. Pero delikado pa rin. Ngayon, pindutin natin. Ibig sabihin yung M, mega-ohms. Ayan, mega-ohms yan. 5.3, 7.63, mega-ohms yan guys. Ayan yung voltage. 5,210.70 volts. Ayan sa taas ito. Ayan ang voltage nya. Ito yung timer nya, segundo. Kasi nakasit na tayo sa 1 minute. Ito yung insulation resistance nya. Voice. Ayan, okay na. Even minutes. Yan ang isasulat nyo dyan guys. Pag nag ano kayo, isasulat nyo conductor to armored. Halimbawa, isasulat nyo dito conductor to armored. Tapos inilista nyo ang reading nito. Bawat casing na tinitest nyo, isasulat nyo. O di kaya kung may ano kayo, may papel na ito yung lalagyan ng result. Ganyan. Ganun yung gagawin nyo. Tapos okay na siya. Pagkatapos yan, tanggalin nyo na to guys. Yan, yung red, tanggalin nyo. Tanggalin nyo lahat. Tapos kukuha kayo ng pang drain. Pagdaluhin yung dumaloy na kurente dito sa conductor. Yan, ilagay nyo rito. I-dikit nyo rito. Tapos i-dikit nyo rin dito sa ground para madrain. Ang tawag nyo ito, dinidrain nyo. Ilagay nyo dyan. Yan, i-dikit nyo ganun. Pag-dikit na yung ganun yung ground natin, pang drain. Tapos ano yan dito, ipapadadaloyin nyo rito sa ano, sa grounding rod, para mawala yung ano nito, yung sumuplay na 500 kV, 500 volts. Sa ganyan. Sana may natutunan kayo guys sa pag ano, sa pagmigger. Importante yan. Ito yung mga kable dito guys. So, ayan ang dami. Bali 630 mm ito siya. Tapos yung ano niya is 13.8 kV kilovolts. Kaya okay lang na indika natin ng 5,000 5 kV. Kasi pag ginawa mo ito ng 13 kV, ito 13 kV ang kaya niya is 13,800 volts.
13 kb gobalin to 13,800 volts. Yan lang tandaan nyo. Yan, tingnan nyo mga kable. Tsaka lagi kayong mag-ingat pag sa kurente. Sa dami ng kable nito, ibigay rin naman. Ayan. Tandaan nyo ito. Nilagyan ko lang ng pako. Ito yung tawag na conductor. XLPA ang tawag ito. Tapos ito semicon. Tapos ito shield. Ito armored. Tapos ito outer ano niya. Outer insulation ito. Kaya maraming layer, tingnan niyo, isang layer, isa, dalawa, tatlo, apat bago mag-outer ano niya. Insulation, ito yung pinaka ano niya, yung kulay pula. Outer insulation ang tawag nito. Sige guys, sana may natutunan kayo sa video ko na ito. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroon. Paalam. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.